Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. What do you mean you have nothing? Pasigaw ang pagsasalita ni Troy sa telepono, kaya hindi maiwasan ni Hillary na marinig ang sinasabi nito. I gave you the address at sinabi ko na rin ang circumstances, so what else do you need? She got up from the desk, where she was sitting and moved closer to him, wala sa sariling napahawak siya sa braso nito, tila wala rin sa sariling hinagip nito ang kamay niya, at pinisil yon. Did you expect na ipaparado niya yung bata sa harap niyo? Of course he'd keep him hidden from sight. Natahimik ito, malamang ay nakinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Wala yung babae, paano kayo nakatiyak? Oh, hell. Nagpalakad-lakad ito nang natahimik uli ito. I would appreciate that. Thank you very much. Sinuntok nito ang dingding pagkatapos nitong ibaba ang auditibo. Anong nangyari? Yuzisa niya, wala raw iyong bata sa bahay, at walang palatandaan na nandoon ito. They can't just barge in, and search the premises, dahil ayaw raw nilang alerto iyong lalaki na sinusubaybayan nila. But this waiting game is getting on my nerves. Ayon sa sinabi mo, naroon ang posibilidad na maalis na sa poder ni Johnny, at ng kapatid niya yung bata. If that child is Liam, we could lose him forever. Inabot uli nito ang telepono at nagpipindot doon. I'm calling the private investigators. Maybe, they could come up with something more positive. Habang nakikinig siya sa pakikipag-usap nito, ay may ideyang gumiit sa isip niya. It was a foolhardy plan, but the results seemed more immediate. Hindi pa naman naalertuhan si Johnny na under suspicion ito. Baka may magawa siya para mapabilis ang pagbawi sa bata. She was starting to believe now that even if the baby was not Liam, he or she did not belong to Johnny, or to his sister. Troy, may suggestion ako, kinalabit niya ito, na abala pa rin sa pakikipag-usap sa telepono, nang hindi siya pansinin ito, ay hinila na niya ang t-shirt nito. I'll call you back, may kakausapin lang ako, anito nang paulit-ulit na tawagin niya ang pansin nito, what, tanong nito nang ibaba na nito ang telepono. I have a plan, isinalaysay niya ang planong naisip niya. No way, it's too dangerous, wika nito pagkatapos siyang pakinggan nito, you're not trained for those kinds of things, ano ang plano ng private investigator na nakausap mo, usisa niya. He is trying to come up with something, matatagalan pa yun, sa iyo na nga mismo nang galing, na kapag naipasa sa iba ang bata, ay baka mahirapan na tayong tuntunin ito, giit niya. But that child might not even be Liam, are you willing to take the chance that he is not our child? Pero baka kung mapano ka, I couldn't guarantee your safety, he said. She could hardly believe what she heard, parang ang biglang bumuka ang langit, at naulinigan niya ang pag-awit ng mga anghel. Sa sinabi nito ay may nabakas siyang pag-aalala. He was concerned about her safety, I'll be fine, pwedeng-pwede naman akong umalis, kung sakaling matunugan kong nasa peligro ako. I don't know Hillary, like I've said before, I am Liam's mother, and I love him so much. Dahil doon, ay handa kong itaya ang buhay ko para sa kanya. We'll just let the authorities do their job, oras ang kalaban natin Troy, are we just going to sit on our asses, when our son might be taken away from us forever? Okay, pagpayag na nito, pagkatapos ang mahabang pananahimik, but we will plan this carefully, and you will do everything the way we planned it. I didn't expect to see you again, sabi ni Johnny, nang mapagbuksan nito si Hillary, you practically ran away from me, nagulat lang ako, I have been thinking about what you said before I left. And tiningnan niya ito, baka kasi mahalata nito na umaarte lang siya, kung hindi niya magawang salubungin ang tingin nito, well, I've realized that, I may have been a bit hasty, I was surprised, that's why, I mean, I never imagined, that you felt the way you did towards me. Ilang sandali siyang pinakatitigan nito, kapag kuan ay ngumiti ito, sa kanilakihan ang pagkakabukas ng pinto para papasukin siya. Pasimpleng nagpalingalinga siya nang makapasok siya, nakaalis na ba yung sister mo, casual na tanong niya. Yeah,
She left shortly after you did. May sinabi ba siya sa iyo na kahit ano? Sa akin, wala, but I saw her talking to you in the parking area. Yun nga rin ang ipinagtaka ko, tinawag niya ako, pero wala naman siyang sinabi. I see, anyway, since you're here, I take it that you're amenable to what I've told you. Lumapit ito sa kanya, saka siya hinapit sa baywang, then he dipped his head to plant a kiss on the side of her neck. It took all of her willpower not to cringe. Ang usapan nila ni Troy, ay aalamin lang niya kung nasa apartment pa ba ni Johnny si Presy, at ang batang dala nito, kung wala na, subukan daw niyang tuklasin kung saan nagpunta ang mga ito. Iniharap siya ni Johnny, saka sinubukang hagkan ang mga lips niya, ngunit umiwas siya, masyado ka namang mabilis, aniya sa himig na animo, ay nagpapakipot lang. I am a man of action, ayoko yung marami pang paligoy-ligoy, your presence here tells me you're also interested in me, so why waste time, besides, I've waited long enough for this, kinabig siya nito, at sapilitang hinalikan. She almost stretched, ganoon na lang ang pagkadisgustong sumulak sa kanya, ngali-ngali nga niyang itulak ito palayo, sa halip, ay pinilit niyang ipatong ang mga kamay niya sa balikat nito. Damn! Habang nakasilip sa binoculars si Troy, ay napamura siya. He wanted to call himself all kinds of fool, for agreeing to Hilary's plan. Nang mga sandaling iyon, ay nasa katabing gusali siya, kasama ang private investigator na nakausap niya sa phone kanina, at ang mga tauhan nito. Mula sa isa sa mga units doon, ay tinatanaw nila ang nangyayari sa apartment ni Johnny. Habang nananatili ito sa sala at si Hilary, ay masusubaybayan nila ang kilos ng mga ito. Sir, may problema ba? Tanong ng investigador na kasama niya. Kagaya niya ay may larga vista rin ito. The jerk is kissing her, and you ask me if there's a problem, and that was when it hit him, the idea of some other guy kissing Hilary, was making him stark raving mad, ayaw niyang may ibang hahalik dito, gusto niya ay siya lang. Oh, gee, I'm jealous, ayaw niyang tanggapin yon, for him to be jealous, he had to feel something for her, I'm not. Kung kailan naman nagsisimulang kumalma ang kanyang kalooban, ay niya nakitang nagsisimula ng maglakbay, ang mga kamay ni Johnny sa katawan ni Hilary. Padaskol na ibinaba niya ang hawak na larga vista. We're coming in, alertuhan mo ang mga tauhan mo. Pero sir, wala pang, at ano ang hinihintay mo, ang maghahasa siya. Teka boss, may itinuro ito, at nang sundan niya iyon ang tingin, ay isang babaeng may kargang bata, ang nakita niyang humahangos na paakyat sa hagdan. May sinabi ang investigador sa dalang shortwave o mito, pero hindi na niya masyadong napag-ukulan ng pansin ng mga kataga. Titig na titig siya sa batang kargo ng babae. Kahit malayo ang bata, ay pamilyar sa kanya ang hitsura nito. Then he remembered the binoculars and he immediately peered through them. Oh my God, that's my son, bulalas niya nang makita ang bata. Dapat ay pipigilan ng mga kasamahan niya ang babae, pero nakalusot na ito paakyat sa hagdan, ilang sandali pa ay pumasok na ito sa apartment unit na kanilang minamatsyagan. Ang kulit mo, Presy, singhal ni Johnny sa kapatid, nang bumukas ang pinto at pumasok doon ang babae. Napasinghap si Hilary, kagaya noong unang nakita niya ang bata, nakakap pa rin ito, pero hindi yun gaanong tumatabing sa mukha nito. Dahil doon ay nakilala niya ito. It had been months since she had last seen Liam, but there was no doubt in her mind that the child was her son. Baby ko, hindi niya matukoy kung nakilala ng bata ang boses niya, o sadyang aburido lang ito. Basta pagkatapos na tumingin ito sa kanya, ay umingit ito, saka inilahad ang mga bisig sa kanya. Get out, Presy, utos dito ni Johnny. Ayoko, kuya, nangako ka na hindi mo muna ibibigay sa iba itong bata. Pero pagdating ko sa hotel na tinutuluyan namin, ay may nakita akong mga lalaking aali-aligid sa kwartong inuukupo namin. Hinintay kong umalis sila. Baka kako may iba silang pakay sa floor na iyon, pero mukhang ang kwartong gamit ko ang minamanmanan nila. Isa lang ang ibig sabihin yun. Nandoon sila para kunin si baby. Presy, you have to give him up sooner or later. Napag-usapan na natin yun, hindi ba? Sinubukang lapitan ni Johnny ang kapatid, ngunit humakbang si Presy palayo, at iniiwas sa nakaumang na mga kamay nito ang bata.
Mahal ko si Matthew, kuya, bakit mo siya ipapamigay? Hindi siya si Matthew, patay na si Matthew, pag-alit na giit ni Johnny. Hindi patay si Matthew, buhay ang anak ko, sigaw ni Presy. Hindi na malaman ni Hillary kung ano ang gagawin. Based on the woman's actions, it looked as if she was emotionally unstable. At may hula siya na may kinalaman iyon sa pagkamatay ng sinasabing anak nito. But her in concern at that time was the safety of her child. Kailangang makuha niya ito mula sa babae, pero paano agagawin yun? And where the hell is Troy and the private investigator anyway? Hindi si Matthew ang batang iyan, Prissy. I'm sorry that your baby has to die, pero panahon na para isuko mo ang batang iyan. Masyado ka nang nagiging attached sa kanya. Come on, give him to me. Muli ay iniwasan ni Presy si Johnny, akin na ang bata, sabi ni Hillary. No, don't give the baby to her, tila noon lang naalala ni Johnny ang presensya niya. How could you do this to me, Johnny, sombat niya rito, pinagkatiwalaan kita, I even thought you were my friend, pero bakit nasa iyo ang anak ko? Friend? Huh? How I hate that word, because I didn't want to be just a friend. I want you, but all the while, someone else is coming between us. Noong una ay si Troy, and then it's that bastard son of his, pagkatapos, kung kailan gumaganda na ang takbo ng mga pangyayari, ay naisip mo na namang bumalik sa lalaking yun, I didn't want you to get in touch with him, ayokong malaman mong nawawala ang batang iniwan mo sa poder niya dahil alam ko, magiging dahilan na naman yun. Para malihis ang atensyon mo palayo sa akin, but you insisted and as expected, my plans were shot to hell. But why did you kidnap Liam? For two reasons. First, he is a loose end for you, and I really wanted you to be rid of him for good. Hindi yung alam mo kung nasaan siya, at tiyak na gugustuhin mong punta-puntahan pa siya. Ano ang pangalawang dahilan? Usisa niya nang tumigil na ito sa pagsasalita, she wanted him to keep talking, so that he wouldn't have time to think of what he was going to do next. Umaasa siya na mabibili ng mahal ang bata, si Presy ang sumagot, inilapag nito sa sofa si Liam, saka ibinigay rito ang boteng hinugot nito mula sa bag, humiga naman agad si Liam sa mga throw pillows, saka nagmamadaling inilagay ang supon sa bibig nito. Mabibili ng mahal, nagulumihanan siya at nang hilakbot sa narinig, are you saying that? He sells babies, at least, his colleagues does. Napabaling siya kay Johnny, kidnapper ka, hindi niya mapaniwalaan yun. Miyembro siya ng kidnapping syndicate, kung hindi man niya ipinaparansom ang mga dinudukot niya, ay pinagbibili niya ang mga bata sa mga mag-asawang desperadong magkaanak, great racket, dagdag ni Presy. Napakasama mo, at si Liam pa ang napagdiskitahan mo, did you think I could ever love someone who hates my child? Iyon na nga ang problema, angel sa kanya ni Johnny, you could never love me, period, nagtsaga ako, pero wala akong napala, well, I'm through waiting, lintik lang ang walang ganti, kaya ngayon ay magbabayad ka, patakbong tinungo nito ang drawer ng mesang nasa isang dako ng sala, at mula roon ay inilabas nito ang isang baril. Nanlaki ang mga mata niya, at nanlamig ang buong katawan niya, she knew that someday, her time would come. Lahat naman ng tao ay sa kamatayan papunta, pero hindi pa siya handa, lalo at nakabitin sa alanganin ang kasasapitan ng anak niya, but to her horror, Johnny didn't point the gun at her, but at the baby. Ang buwisit na iyan ang salot sa buhay ko. Kung hindi sumulpat iyan, baka mag-asawa na tayo ngayon. At kung naipasa na siya agad sa iba, hindi tayo haantong sa ganito. But now, I'm gonna end it once and for all. Johnny, no. Umakma siyang tatakbuhin ang kinaroroonan ng bata. Ihaharang niya ang sarili niya sa pagitan nito, at ng bala kung kinakailangan. Pero tila inaasahan ng lalaki ang gagawin niyang iyon, hinagip nito ang braso niya para pigilan siya. Binitawan ni Liam ang bote, at nilingon ang kinaroroonan niya. Malamang ay nagulantang ito sa pagsigaw niya. He looked at her, with such innocence in his eyes, and that made her more guilty for not being there when he needed her. Nagpumiglas siya, pero lalo lang humigpit ang pagkakasaklot ni Johnny sa braso niya, stop it, bitch. She felt that she, too, had died, when she heard the sound of gunfire, no, malakas na sigaw niya. Si Troy ang nauuna sa pagtakbo papunta sa apartment unit ni Johnny,
Pero nang malapit na siya, ay hinila siya at pinigilan ng imbestigador. "Sir, kami na muna ang bahala." Saka ito pumwesto sa labas ng nakapinid na pinto, nakaumang ang baril nito, at tila naghihintay lang ng tiyempo para mapasok ang apartment. Sinenyasan din ito ang isang kasama kung ano ang dapat gawin. Gustong gusto na niyang sumugod sa loob. He could hear angry voices inside, although he couldn't make out the words. Basta ang alam niya, ay nagtatalo ang mga nasa loob, at naaalarma siya dahil doon, pero sa tuwing aakma siyang papasok, ay pinipigilan siya ng kasama nito. "Please, Mr. Delgado, hayaan mo na kami rito," pabulong ngunit maigting na pakiusap nito. With a sigh, he waited, nang walang ano-ano, ay nakarinig siya ng sigaw na walang dudang nagmula kay Hillary, and that was followed by the roar of a gun. He was through waiting, sumugod siya sa pinto, at pinihit ang cerradura. He was prepared to knock down the door if he had to, but to his surprise, the knob turned, hindi yun nakalock, pinihit niya yun. Saka itinulak ang pinto, the sight that greeted